Okay, it's 10 minutes. No. Tama, 15 minutes. Ah, 15 minutes, sorry. Sorry. No. Alhamdulillah, sa alamin, tunay na ang lahat ng papuri at kasasalamat ay nauubo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, nakita niyo naman po ganito ka-peaceful ang debate rito. Hayaan natin ang tao ang maghusga sino ang panalo at sino ang talo. Yun naman talaga, hindi ko sasabi na talo ako ni Pastor Cesar Baladan, hindi niya naman sasabi na talo niya rin din ako. Tako na lang po ang maghusga. Okay ba yun, Sir Pastor? Okay. Mga kapatid, mga kaibigan, may nalungkot man po ako na inaasa kong bibigyan ni Pastor Cesar Baladan hanggang pagdating sa kanyang conclusion ang aking mga argument ko. May nakakalungkot lang pong isipin na hindi niya alam talaga ang two kinds of principles ng apologetics. Bakit? Kasi sa apologetics may tiyatawag na offensive and defensive. Ngayon, nasa panahon siya ng offensive kasi na siya ang affirmative. Dapat yung burden of proof ay nasa kanya. At ako naman ngayon ay nasa panahon ng pagtutol. Magkakalungkot pa lang, binasa at tayo ng pastor ng Kastilang Biblia. Ako hindi ko na alam kung nakakaraan niyo ba yun kanyang pinagbabasa. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa kanya, sa pagkakataon ito mga kapatid, hindi niya natutulad yung mga tekstong ginamit ko sa Grego. Nalunod ko man po mong isipin, bagamat ako man po ay hindi masyadong ganumasa sa Greek, ay pinagpapauna ko ito sapagkat ako lamang ay isang Greek student na nag-aaral sa kayo. Nakakalungkot man pong isipin na siya ang siya lang isa siyang nakakalungkot pang isipin na ako na isang Muslim at least paano marunong bumasa samantala siya hindi. Yan ang aking masasabi. Ngayon, regarding sa 1 John 5:20, sino yung tunay na Diyos doon na tinutukoy? Tinatunayan ko. Ngayon, tunay na Diyos doon na tinutukoy, yung pinakilala sa 17:3 ng Juan. Yung pinakilala ang 17:3 ng Juan. Bakit ganun? Hindi pangkat na si Jesus ang subject at sinundan ng antecedent na ito ang tunay na Diyos na mungulugan, Diyos na siya. Kasi kung magiging kanyang argumento na, tanggapin mo na rin na yung tinutukoy ng mga anti-Kristo sa Juan 2:22 or 23 sa, na ito ang anti-Kristo sa makatuwid si Jesus Kristo. Bakit sinundan naman kasi ulit ng antecedent na ito ang anti-Kristo? Kaya lalabas si Jesus Christ ang siyang tinutukoy doon na anti-Christ. Yun ang ating masasabi dito. At ngayon, sa Roma Kapitulo 9, talatang 5, sabi niya, si Jesus Kristo raw ang maluwalhating Diyos. Diyan ka naman ulit nagkakamali, Pastor. Ang problema kasi sa'yo, bumabatay ka lang sa KJV. Bumabatay ka lang sa Tagalog. Yan. Kung mag-aaral ka, nagyatak mo natin pag-aaral sa loob ng Bible, dapat hindi ka lang nakapirtikular sa isang translation. Kaya nga ako, panibuklat ko ng translation eh. Kasi tanggapin natin mga kapatid, there are kinds, or there are three kinds of translation. In the Bible verse, may tiyatawag na word for word. Second, may tiyatawag na paraphrase. Pangatlo, may tiyatawag naman na word for word. Ang KJV ay kabilang sa word for word. Yan ang aking masasabi. Pero hindi siya absolutely 100% translations. Sa Romans chapter 9, verse 5, na yung tinutukoy ko ang kapalawang ating Diyos ay hindi ganoon sa Kristo. Bakit? Kasi sabi nito, God showed them His glory. He made agreements with them and gave them His law. The temple is done and so the promise that God made to them. Verse 5, they have those famous ancestors who are also the ancestors of Jesus Christ. I pray, will be praised forever. Amen. Kita mo na, Pastor, paano mo masasabing si Kristo ang maluwalhating Diyos? Iba pala yung tinutukoy doon. Patay, yan ang magiging problema ng mga Bible translations. Kaya ngayon, Pastor, ito po mga
kapatid, ilang minuto pa natitira ko? 10 minutes. Sa last 10 minutes, ipapasok ko na po dito ang aking dawa. Ipapasok ko po dito ang ating pananawagan. Kasi ang unang pinangutos ng Quran, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Udu'i la sabili rabbika bil hikmati wal maw. Wajadilum itabir hasanah billati hiya ahsan. Anyayaan mo ang tao sa landas ng iyong Panginoon nang may karunungan at nang may magagandang pananalita. Kayo nga ay makipag-argumento. Wajadilum, kayo nga ay makipag-argumento. Makipag-dibates sa kanila sa pinakamainam na kapapamaraanan. Utos yan sa loob ng banal na Quran. Kaya pastor, I invite you sa sinasabi ng Quran na ano ang sinasabi ng Quran. Pakinggan niyo po mga kapatid sa suratul Al-Baqarah sa chapter 2 verse 1 or verse 21 na ang sabi dito, A'udhu billahi minashaytan rajim. Ya ayuhan nas, a'budu rabbikumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tahtadun. O mankind, worship your Lord who created you and to those before you that you may become righteous al-muttaqun, upang kayo ay magkaroon ng pagkabago. Kaya nga, Pastor, we invite you sa isang siguradong kaalamanan. Sa anong kaalamanan nyo? To worship one God. Sambahin ang unay na Diyos na lumikha ng langit at lupa at yon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat mga kapatid, maliwanag sa pagtuturo ng Islam na ang Diyos o si Allah ay isa. Isa. Ito ay part na conclusion eh. Isa. At yung kanyang pagiging isa, isang-isa lang. Bakit? Kasi sa surah doon, ang sabi nito, okay, sa surah doon, Al-Ikhlas, ginamit yung salitang ahad. Tanging isa. Ano bang ibig sabihin ng ahad? At by the way, bakit siya tinawag na surah doon Al-Ikhlas? Bakit po nito, sa isang aklat na Sheikh Akita Bilwasadiyah, ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, na binigyan ng komentary ni Dr. Khalil Haras at translated by Muhammad Rafiq Khan, ganito po ang ating mababasa. It begins from the surah Al-Ikhlas for the reason that it contains the matter in such a way that other surah do not have it. That it's why this has been named surah Al-Ikhlas, the concept of Tawhid. Kaya pala tinawag ito na surah ng Ikhlas sa konsepto ng Tawhid at pag tinuloy ang basa upang maipaghiwalay ang pagtatambal at ang politeismo. Kaya nga, hiling ko sa maaabot ng video na ito sa YouTube, sa mga naghahalapang katotohanan na way paglubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling ko kay Allah ang kanyang pamamaglubay sa atin na tayo naway lumakad sa matuwid na landas. Sapagkat si Jesus Christ kanyang sinabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitan najib, Inna allaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduni ala siratin mustaqim. Sabi ni Allah, si Allah ang aking Panginoon, ang inyong Panginoon, sambahin niyo siya, ito ang matuwid na landas. Ilan ang pinakasamba? Isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Yun ang ating masasabi dito. Kaya bagamat nais kong sagutin yung lahat ng kanyang mga nerase na argument sa hapong ito, pero ito lang ang aking masasabi. Mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa pagtatapos ng ating konklusyon, wala siyang nasagot, miski isa doon. Yun ang aking masasabi dito. Bakit? Kasi hinihintay kong sagutin niya ako dito sa definition ng misya. Hinihintay ko yung mga dilema. Pangalawa, pastor, wala ko sinabi na tayo'y magiging Diyos. Ang nagsabi ninyo, sumulat ang Biblia. Yun ang magiging dilema. Pag tinanggap mo na si Jesus ay kalarawan ng Diyos, kailangan ang tanong, porket ba si Jesus ay kalarawan ng Diyos? Ay Diyos na? Yun eh.
Eh paano kaya kung mabasa kung tayo mga lalaki ng larawan din ng Diyos? Eh nabasa natin, napatunayan natin, pero Diyos din pala tayo. Yun ang magiging dilema. Kaya dapat unawain yung pastor, yung sinasabi natin sa mga argumentation o yung problema. Ayan lang ngayon. Ito lang ang masasabi ko. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, at least para pastor, sana pagkarami ito ay kung hindi lamang mong marapatin na masundan pa tayo sa ikalawang pagkakataon, kalaya namin ni Brother Melchor, hindi pa namin ang pag-uusapan yung paksang isusunod. Pero later on, dito naman ulit yan sa atin, alakayan. Kaya nga, pastor, kung meron kayong mga debates, ay maaari nyo rin dito gawin sa kapitalakayan kasi ang kapitalakayan ay open. At masasabi naman natin dito, pastor, sa kapitalakayan, sinisigurado naman namin na kayo ay hindi namin dito gagalawin kasi mababait kami dito. At maraming kami dito at maraming subtention. Okay? Eh ngayon, mga kapatid, ano ang pasabi ng Quran sa mga tumatanggi sa mga ayat nito? Sa mga babalang ito. Ano naman ang pinapangako sa akin ng Quran? Kung paniniwalaan natin ang sinasabi nito. Nandiyo, Diyos ay isa. Ito ang pangako sa ating mga kapatid ng maluwalhating Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitan rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sabi dito, and to those who believe, and to righteous goodness, they are the dwellers of paradise, they live forever. Kaya nga, ano naman ang batala ng sinasabi ng Quran sa mga tatanggig sumampalakala na merong tunay na Diyos. At yung tunay na Diyos ngayon ay isang-isa na pinakilala ng Diyos nila Abraham, nila Diyos ni Isaac, at yung Diyos nila Ismail. Ito ang nangyayari. Anong sabi? وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ. But to those who disbelieve and deny an ayat, such a dweller of the past, they shall abide in forever. Kaya mga kapatid, mapalad tayo. Alhamdulillah, pinatnubayan tayo ni Allah sa matuwid na landas. Sa ang landas yun, yung sambahin natin na ang Diyos ay iisa. Iisa mga kapatid. Iyon lang ang ating masasabi nito. Kaya therefore, sa hapong ito, natutulan ko, yung kanyang sinabi na mayroong dalawang tunay na Diyos at napatunayan mo naman na ang tunay na Diyos ay isa lang po yun. Yun po yun. Salamat po. Okay. Thank you so much. Yan po ang tingin ni Brother Knight. Punod po ng tanong na tanggit. YouTube na ang buhos ka. Pero ang pagkatanong ay ilagawad na po sa inyo. Mr. Co-moderator, malapit ako sa kanila para sa ating tanungan. Tatanggap po ninyo ang dapat ang tatanungin natin alternate. Okay? Di ba rin lahat tayo mga Muslim, lahat tayo mga born again. Ang importante ay mapagbigyan natin na makasagot ng patas ang ating mga kaibigan. Okay? Ang bawat isa, ilang tanungan lang. Oh, sige, hanggang nga doon lumas, hanggang pinapayagan ng dalawa.